Hello mga kahawanan! Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa isang tao na na-experience ang impyerno. Pero bago natin simulan ang ating istorya mga kahawanan, subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At ito na nga mga kahawanan, the story goes this way. Ni-rape ako ng kaibigan ko, sana, kaibigang akala ko mapagkakatiwalaan. Hindi ko ipinaalam kahit kanino man ang kahihiyang karanasan ko, hindi ko kayang sabihin sa iba ang totoo. Tungkol sa mahigpit kong pagsubok, itinago ko sa sarili ko at namuhay ng normal. Ilang linggo ang nakalipas noong na-rape ako. Napansin ko kapag nagpupuyat ako nakakaramdam ako ng panghihina kaya nagpunta ako sa malapit na ospital at nagpa-pregnancy tests ako. Sobrang natakot at nagulat dahil nagkatotoo na ang aking kinakatakutan. Buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Kaya naglakas loob akong puntahan at sabihin sa kaibigan kong nang-rape sa akin na buntis ako at siya ang ama, ngunit kinumbinsi niya akong ipalaglag na lang ito at gawing sekreto. Sa una, ayaw ko, pero di ko pa kayang buhayin ang dinadala ko sa sinapupunan, at takot akong malaman ng iba ang aking tinatagong madilim na sekreto. Kaya ako'y pumayag na ipalaglag ang aking pinagbubuntis. Kinabukasan, sinamahan ako ng kaibigan kong rapist sa isang klinik para magpalaglag. Bago ako magpalaglag sa nasa sinapupunan ko at bago iyon napasabi ako sa Panginoon na patawarin ako sa gagawin ko. Sa proseso ng aking pagpapalaglag ako'y nakakita ng katawan. Ngunit nang tinitignan ko ang patay na katawan, laking gulat ko na ako ang nakahandusay sa isang pinaglaglagang lamesa. Walang buhay, at dahil ako'y nataranta sinimulan kong puntahan. Ang aking katawan ngunit isang napakaliwanag ang humila sa akin sa napakadilim na lagusan. Madilim, napakadilim, nakita ko ang mga bahay gagamba na nakakalat sa pader. At nakita ko sa kapaligiran ko puro apoy. At napaisip ako, nasa impyerno ako. Namatay ako. Nakita ko ang isang babaeng 100 taon nang nakatira doon, siya ay nakakaramdam ng malalang hinanakit at paghihingalo, siya ay nalulusaw sa apoy at sa magmang likido at muling babalik sa pagiging tao. Paulit-ulit na ganun ang nangyayari, alam kong nasa impyerno na talaga ako. Ako'y nalulusaw at nalulusaw na, nararamdaman kong ang aking buhok at anit ay natatanggal dahil sa sakit na hindi mabata. Ito kung ang mga pandama ko ay napalaki kesa sa nagdaang araw. Ang paghihingalo ay hindi pa sapat. Ang hiyaw ng mga tao sa ibabaw ng pagdurusa ay walang kwenta, napakalakas ang nararamdaman ko, mabibingi ako pero patuloy pa rin tumatatak sa tenga ko. Sinimulan kong humiyaw, sa lakas ng hiyaw ko ganun din kalala ang mararamdaman kong panghihina. Pero ang hiyaw ko ay lumalakas lamang kung nanghihina ako. Ako'y nagnalit ng mga ngipin ko pero wala sa ginagawa ko ang nakapagpakalma sa akin. Lalong lumala pa ito, nasa malalim akong pagdurusa. Ang pinakamalalang nangyari ay hindi lamang dahil sa sakit, sa ingay, sa hiyaw o sa maanghang na amoy. Ang karanasang wala ng pag-asa o malalang sumpa. Nahatulan ako ng sumpa magpakailanman. Alam kong nasa impyerno na ako magpakailanman. Umiyak ako't nagmakaawa. Sa sandali, si Jesus ay nagpakita at lalong napaiyak ako. Sinabi kong sana bigyan niya ako ng isang segundo para masabing si Jesus ay Panginoon at muling mamamatay ulit. Sumagot si Jesus, ilang segundo sa loob ng minuto, ilang minuto sa loob ng isang oras, ilang oras sa isang araw, ilang araw sa isang linggo, ilang linggo sa loob ng buwan, ilang buwan sa loob ng isang taon, ilang taon kang namuhay sa mundo. Binigyan ko kayo ng napakaraming segundo sa inyong buhay pero binigo niyo ako. Umiyak ako ng umiyak at tinanong ulit at magmakaawat bigyan ako muli ng pagkakataon na sabihin sa mundo ang tungkol sa impyerno. Nakiusap ako sa Panginoon na bigyan ako ng pagkakataon. Kahit nawala ang aking mga kamay o ang mga binti basta nakakahinga ako't nakakapagsalita. May mas maganda na akong pag-unawa tungkol sa kasabihang mas maganda ang namumuhay na aso kesa sa namatay na leon. Ipinangako ko rin na sasabihin ko sa mundo ang aking mahigpit na pagsubok kung ibabalik niya ang aking kaluluwa mula sa pagdurusa sa impyerno. Sumagot siya, marami nang nagmula dito para ipagsabi iyon. Inaakala mo bang may maniniwala sa'yo? Pero nagmakaawa ako ulit sa ikalawang pagkakataon habang umiiyak at pagnalitan ang aking ngipin. Si Jesus ay merong awa sa'kin pero pinagbalaan ako na kung hindi ako mang-aral, matatapos ako sa impyerno. Sabi niya, sabihin mo sa mga tao huwag makikipaglaro sa akin.
At sa puntong iyon nagising ako sa ospital. Sa una, natakot akong ibahagi ang aking malalang karanasan kasi nag-aalala ako sa aking reputasyon, pero naliwanagan ako na may kasunduan kami ng totoong propeta ng Panginoon. Anong halaga ng iyong oportunidad? Kung nakikinig ka ngayon, ibig sabihin meron ka pang pagkakataon para magbago. At bumalik sa puong may kapal o kung ikaw ay walang sigla, ito na ang oras para itigil ang pakikipaglaro sa puong may kapal. Ang mga salita lang ay hindi nasasabi sa aking pagduduse sa impyerno o ang pagduduse sa mga nasa impyerno. Ang impyerno ay hindi gawa-gawa, kwento, o kathanang isang imahinasyon, ang impyerno ay totoong lugar. Lugar na hindi mo nanaisin na ang mga kinaiinisan mo o yung sinaktan ka ng sobra. Heb 27 minuto pasado alas 9, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Kung mapag-isipan na ang lahat ng makamundong bagay ay mawawala mula sa atin. Kaya ang magmalabis sa mga material na bagay ay may lalayo sa atin ngayon. Dapat iwasan natin ang pangkatawang utang na loob, para sa makamundong kasiyahan na nang iiwan ng permanenteng kasiyahan. 2 Peter 11 minuto pasado alas 3, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness. We should stop giving excuses for God's work. We should imitate Christ. Find out our purpose on earth and fulfill it. Be part of the move of God in these last days. Have a consistent walk with the Holy Spirit. If you were blessed by this testimony, please do share. I pray for those that love to type Amen, you will not end up in hell. Please type Amen. Pray that God should forgive you all your sins and have mercy on you. Please don't ignore this. Hell is real. Mga kahawanan, hanggang dito lang muna ang istorya natin. At kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, baka pwede mo naman i-like. And thanks for watching. Hello mga kahawanan. Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa isang tao na na-experience ang impyerno. Pero bago natin simulan ang ating istorya mga kahawanan, subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At ito na nga mga kahawanan, the story goes this way. Ni-rape ako ng kaibigan ko, sana, kaibigang akala ko mapagkakatiwalaan. Hindi ko ipinaalam kahit kanino man ang kahihiyang karanasan ko, hindi ko kayang sabihin sa iba ang totoo. Tungkol sa mahigpit kong pagsubok, itinago ko sa sarili ko at namuhay ng normal. Ilang linggo ang nakalipas noong na-rape ako. Napansin ko kapag nagpupuyat ako, nakakaramdam ako ng panghihina, kaya nagpunta ako sa malapit na ospital at nagpa-pregnancy tests ako. Sobrang natakot at nagulat dahil nagkatotoo na ang aking kinakatakutan. Buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Kaya naglakas loob akong puntahan at sabihin sa kaibigan kong nang-rape sa akin na buntis ako at siya ang ama, ngunit kinumbinsi niya akong ipalaglag na lang ito at gawing sekreto. Sa una, ayaw ko, pero di ko pa kayang buhayin ang dinadala ko sa sinapupunan, at takot akong malaman ng iba ang aking tinatagong madilim na sekreto. Kaya ako'y pumayag na ipalaglag ang aking pinagbubuntis. Kinabukasan, sinamahan ako ng kaibigan kong rapist sa isang klinik para magpalaglag. Bago ako magpalaglag sa nasa sinapupunan ko at bago iyon, napasabi ako sa Panginoon na patawarin ako sa gagawin ko. Sa proseso ng aking pagpapalaglag, ako'y nakakita ng katawan. Ngunit nang tinitignan ko ang patay na katawan, laking gulat ko na ako ang nakahandusay sa isang pinaglaglagang lamesa. Walang buhay, at dahil ako'y nataranta, sinimulan kong puntahan ang aking katawan, ngunit isang napakaliwanag ang humila sa akin sa napakadilim na lagusan. Madilim, napakadilim, nakita ko ang mga bahay gagamba na nakakalat sa pader. At nakita ko sa kapaligiran ko puro apoy. At napaisip ako, nasa impyerno ako. Namatay ako. Nakita ko ang isang babaeng 100 taon nang nakatira doon, siya ay nakakaramdam ng malalang hinanakit at paghihingalo, siya ay nalulusaw sa apoy at sa magmang likido at muling babalik sa pagiging tao. Paulit-ulit na ganun ang nangyayari, alam kong nasa impyerno na talaga ako. Ako'y nalulusaw at nalulusaw na, nararamdaman kong ang aking buhok at anit ay natatanggal dahil sa sakit na hindi mabata. Ito kung ang mga pandama ko ay napalaki kesa sa nagdaang araw. Ang paghihingalo ay hindi pa sapat. Ang hiyaw ng mga tao sa ibabaw ng pagdurusa ay walang kwenta, napakalakas ang nararamdaman ko, mabibingi ako pero patuloy pa rin tumatatak sa tenga ko. Sinimulan kong humiyaw, sa lakas ng hiyaw ko ganun din kalala ang mararamdaman kong panghihina.
Pero ang hiyaw ko ay lumalakas lamang kung nanghihina ako. Ako'y nagnalit ng mga ngipin ko pero wala sa ginagawa ko ang nakapagpakalma sa akin. Lalong lumala pa ito, nasa malalim akong pagdurusa. Ang pinakamalalang nangyari ay hindi lamang dahil sa sakit, sa ingay, sa hiyaw o sa maanghang na amoy. Ang karanasang wala ng pag-asa o malalang sumpa. Nahatulan ako ng sumpa magpakailanman. Alam kong nasa impyerno na ako magpakailanman. Umiyak ako't nagmakaawa. Sa sandali, si Jesus ay nagpakita at lalong napaiyak ako. Sinabi kong sana bigyan niya ako ng isang segundo para masabing si Jesus ay Panginoon at muling mamamatay ulit. Sumagot si Jesus, ilang segundo sa loob ng minuto, ilang minuto sa loob ng isang oras, ilang oras sa isang araw, ilang araw sa isang linggo, ilang linggo sa loob ng buwan, ilang buwan sa loob ng isang taon, ilang taon kang namuhay sa mundo. Binigyan ko kayo ng napakaraming segundo sa inyong buhay pero binigo niyo ako. Umiyak ako ng umiyak at tinanong ulit at magmakaawat bigyan ako muli ng pagkakataon na sabihin sa mundo ang tungkol sa impyerno. Nakiusap ako sa Panginoon na bigyan ako ng pagkakataon. Kahit na wala ang aking mga kamay o ang mga binti basta nakakahinga ako't nakakapagsalita. May mas maganda na akong pag-unawa tungkol sa kasabihang mas maganda ang namumuhay na aso kesa sa namatay na leon. Ipinangako ko rin na sasabihin ko sa mundo ang aking mahigpit na pagsubok kung ibabalik niya ang aking kaluluwa mula sa pagdurusa sa impyerno. Sumagot siya, marami nang nagmula dito para ipagsabi iyon. Inaakala mo bang may maniniwala sa'yo? Pero nagmakaawa ako ulit sa ikalawang pagkakataon habang umiiyak at pagnalitan ang aking ngipin. Si Jesus ay merong awa sa'kin pero pinagbalaan ako na kung hindi ako mang-aral, matatapos ako sa impyerno. Sabi niya, sabihin mo sa mga tao huwag makikipaglaro sa akin. At sa puntong iyon nagising ako sa ospital. Sa una, natakot akong ibahagi ang aking malalang karanasan kasi nag-aalala ako sa aking reputasyon pero naliwanagan ako na may kasunduan kami ng totoong propeta ng Panginoon. Anong halaga ng iyong oportunidad? Kung nakikinig ka ngayon ibig sabihin meron ka pang pagkakataon para magbago. At bumalik sa puong may kapal o kung ikaw ay walang sigla ito na ang oras para itigil ang pakikipaglaro sa puong may kapal. Ang mga salita lang ay hindi nasasabi sa aking pagduduse sa impyerno o ang pagduduse sa mga nasa impyerno. Ang impyerno ay hindi gawa-gawa, kwento, o kathanang isang imahinasyon, ang impyerno ay totoong lugar. Lugar na hindi mo nanaisin na ang mga kinaiinisan mo o yung sinaktan ka ng sobra. 27 minuto pasado alas 9, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Kung mapag-isipan na ang lahat ng makamundong bagay ay mawawala mula sa atin. Kaya ang magmalabis sa mga material na bagay ay may lalayo sa atin ngayon. Dapat iwasan natin ang pangkatawang utang na loob, para sa makamundong kasiyahan na nang iiwan ng permanenteng kasiyahan. 2 Peter 11 minuto pasado alas 3, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? We should stop giving excuses for God's work. We should